I honestly did not expect to like this watch as much. Nung unang nakuha ko to, naisip ko lang na wala lang, it was just another smartwatch to review. Pero didiretsuhin ko na, nagustuhan ko to. Pero hindi rin naman lahat ng bagay sa kanya, nagustuhan ko. So, kung nag-iisip ka bumili nitong Huawei Watch Fit 2, baka makatulong sa inyo tong video na to, since I will also be telling you the things that I dislike about it. Quick disclaimer pala, this was sent to us by Huawei, pero this is not a sponsored review, so meaning, pwede natin sabihin kahit ano. Kung hindi nyo pa pala napapanood yung first impressions video natin, nabanggit na natin doon kung ano yung mga bago dito sa Huawei Watch Fit 2. So mas maganda na panoorin nyo muna yun para mas madali kayong makasunod. So I will break this video down to 3 categories para madali masundan. First yung design, pangalawa yung hardware tsaka yung sensors, pangatlo yung software, at sa huli, didiscuss natin yung mga dislikes natin. Okay, first, alamin muna natin yung compatibility. Para sa Android, it should be Android 6, at sa iOS, should be iOS 9 or later. So kung nakasimbian ka pa, hindi na yan pwede. Comment mo naman kung nakasimbian ka pa. So interesado ako malaman kung may nakasimbian pa ngayon. Okay, proceed tayo sa design. As we mentioned sa first impressions video, this is now bigger than the first generation ng Huawei Watch Fit. Yung design is nothing really outstanding, pero I appreciate na it now looks like a proper smartwatch. Actually, noong una, hindi ko masyadong feel yung kanyang look. Pero abang tumatagal ko siyang suot, mas lalo ko na-appreciate yung kanyang design. Hindi talaga siya mukhang cheap na smartwatch. At yung weight and style niya is comfortable, kaya suot ko to kahit na natutulog. So basically, yung mafe-feel mo dito are 3 types of materials. Silicone para sa straps, plastic para sa body, at syempre glass para sa display. For navigation, this supports a full touch display and only one side button. And fortunately, very smooth yung kanyang user interface. Unlike yung mga ibang affordable na smartwatch. Siguro kung nakatry na kayo ng mga cheap na smartwatch, you would understand, marami sa kanila lagi talaga i-navigate. For its display, thankfully itong AMOLED display maliwanag. Hindi tayo nagkaroon ng problem gamitin to outdoors at kitang-kita pa rin natin siya. Wala nga lang akong nakitang option for an always-on display, pero responsive naman na yung ating raise-to-wake gesture, kaya okay na rin. Ngayon naman for the straps, I appreciate na maraming-marami tayong adjustment holes for different wrist sizes. Kasya to sa babae, sa lalaki, at pati siguro mga bata, hindi magkakaroon ng problem dito. Shoutout pala sa Huawei SM Mega Mall branch at piniyagan nila tayong mag-test kung compatible ba yung straps ng Watch Fit 1 dito sa Watch Fit 2. And unfortunately, hindi pala talaga sila compatible. Since iba na yung quick release system dito sa Watch Fit 2. Toolless na yung pagtanggal unlike yung previous generation. Kaya mas madali na ring magpalit at maghugas. And speaking of hugas, this also has a water resistance rating of up to 50 meters. So yung mga konting ulan is not a problem. In fact, meron pa nga tong swimming mode na kasama dun sa kanyang sports mode. For the hardware, this has Bluetooth 5.2, built-in speaker and microphone, 9-axis IMU sensor, meron din tayong optical heart rate sensor para sa BPM and blood oxygen, at meron ring built-in GPS. So for connectivity, wala tayong Wi-Fi at wala ring eSIM slot, sa Bluetooth lang tayo. Wala ring NFC, skin thermometer at ECG katulad ng mga nasa higher-end smartwatch. Pero thankfully, sa pairing with Bluetooth, since meron na tayong speaker and microphone, pwede na rin tayong mag-take ng calls. At according naman sa mga nakausap ko dito sa calls, malinaw naman daw yung reception ng boses natin. Pwede na nga rin pala natin to gamitin for music listening independently since meron na nga pala itong internal storage na 32GB. At para naman sa mga interesado sa notifications, pwede pala natin i-enable yung notifications ng Facebook, SMS, at iba pang mga apps. At meron ring mga quick replies na pwede nating i-customize pero wala tayong way to type specific responses. Moving on naman sa sensors, I'm happy to say, accurate yung reading niya ng aking pulse rate. And to verify, nag-manual count ako ng BPM ko at halos pareho sila ng nakuhang result. Hindi exactly the same, pero relatively small margin of error. I also tried the blood oxygen sensor and comparing it sa aming fingertip oximeter, ito rin was getting close to accurate results. But despite the good review, keep in mind that this is still not a medical device. Pero still, magandang basis pa rin ito for monitoring kung meron mang any irregularities sa ating health para pwede nating i-check with other medical grade equipment. For the GPS naman, unfortunately, limited lang tayo sa pag-track ng ating route since wala pa tayong mga advanced na maps app dito. Pero for tracking, madali naman siyang mag-connect sa GPS so as long as nasa open area tayo. Moving on to the software, itong tingin kong biggest change dito sa Watch Fit 2 sa previous generation. At ito rin yung tingin kong main reason kung bakit mas preferred ko pa ito sa ibang higher-end models ng Huawei watches. Dahil naka Harmony OS na itong Watch Fit 2. And siguro you're thinking, ano bang meron sa Harmony OS? Well,
Harmony OS kasi yung ginagamit na OS ng Huawei sa kanilang smartphones at tablets. So meaning, mas likely na yung apps developed for smartphones could also be ported sa watches na running Harmony OS. Sa ngayon, ilan pa lang yung ating options, kagaya na lang ng calculator, meron lang tayong isang game, tsaka meron lang tayong maps. Pero hopeful ako na in the near future, madadagdagan ito since nung unang kuha ko dito sa Watch Fit 2, isa lang yung laman na app sa app gallery. At ngayon, unti-unti nang dumadagdag. At yung ibang watches din pala nila, kagaya na tong GT 3 Pro, mas marami ng apps yun and yun rin are running Harmony OS. Also, being Harmony OS, we also get access sa kanilang watch faces. Marami ka talagang pagpipilian dito at yung ibang mga watch faces sa ibang watches nila, nandito rin since pare-pareho nga silang running ng Harmony OS. Isa pa palang kagandahan ng Harmony OS ay this is regularly updated. Since nung time nga na nakuha ko tong Watch Fit 2, naka-apat na updates na ako. So siguro masasabi kong regular nga talaga siyang na-update. For the built-in apps naman, ang main feature nitong Watch Fit 2 software nandun sa kanyang sports modes. Napaka-useful talaga nito sa workouts, guys. Siya nang bahalang mag-compute ng heart rate mo at yung duration mo ng workout, pati yung iba mo pang stats, at nabibigyan ka rin niya ng estimate ng iyong calories burned. Syempre naman, monitor mo rin yung time kung gaano ka ng katagal nag-workout at yung heart rate mo real time. So, sasabihan ka niya ng time to rest. Feeling mo pa nga, meron kang fitness trainer na kasama na nagsasabi sa'yo ng dapat mong gawin since nagsasalita pa nga ito. Ngayon, punta na tayo sa dislikes ko. Ano ba yung masasabi kong dislike ko talaga dito? Una-una, I was hoping na sana bago nila ito nirelease, they made sure na meron namang apps sa app gallery. Kasi sa ngayon, halos wala pa eh. Wala pa talaga tayong ma-download na apps. And kahit pa hopeful ako na magkakaroon din ito in the near future, wala rin tayong assurance dito. Parang, alam mo yun, sana sinigurado na lang nila na planchado na bago nila nirelease. And number 2, tingin ko, there could have been a way para maging compatible yung straps ng Watch Fit 1 dito sa Watch Fit 2. Pero unfortunately, binago nila yung quick release system, kaya ngayon kakailanganin natin magantay ng panibagong set of accessories para dito. At kung ikaw naman naka Watch Fit 1, hindi magiging compatible yung straps mo dito. And number 3, sana man lang nagkaroon ng option for an always on display. Kasi alam naman natin ang mga smartwatches, paminsan, hindi gumagana yung raise to wake gesture. Pero still, I don't think na deal breaker yung mga dislikes ko. For its price na 6,499, mas marami pa atang features ito kaysa dun sa iba nilang models na mas mahal. Pero syempre, hindi naman ako yung bibili nito. Kaya gusto ko naman malaman, kung kayo ba bibili nito, ano yung feature na pinakagagamitin mo? Comment mo naman yan below. At meron din pala mga nagko-comment sa first impressions video natin na naka-Watch Fit 1 na. Kayo ba, mag-upgrade pa ba kayo? Pag-usapan natin yan sa comments, guys. At oo nga pala, meron din nga pala tayong first impressions nitong GT 3 Pro. Baka nandun yung mga features na hinahanap nyo, guys. Check nyo rin yan. Anyway guys, hanggang dito na lang uli tayo. Hopefully you like this video. Subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Like the video if you liked it. Thank you guys for watching and I'll see you on the next video.